Hello guys! Welcome back to my channel. Gusto niyo ba ang buwenasin ng buong araw? Magsimula ang araw niyo ng puno ng saya at ngiti sa inyong labi at lahat ng mga transaksyon niyo ay matupad. Eto guys ay isang simpleng pamamaraan na ituturo ko sa inyo para buong araw kayong swertihin at lumapit sa inyo ang swerte. Kaya po guys, bago natin simulan ang araw na ito, isa munang... Keep on watching. Kung mapapansin ninyo, lahat po ng mga negosyante ay gumigising ng maaga. Hindi po yan nagpapatanghali sa kanilang higaan. Yun po ang ritual na inyo pong gagawin. Gigising po kayo ng alas 7 or alas 8 ng umaga at bubuksan nyo po ang inyong bintana at doon po ay kakausapin nyo ang araw. Pagbukas nyo po ng bintana, pasok ang swerte, pasok ang swerte, pasok ang swerte. Lumabas ang malas, lumabas ang malas, lumabas ang malas. Itinataboy nyo po, wini-welcome ang swerte. Ngayon po, kakausapin nyo, maniwala man po kahit sa hindi sa mga taong pilosopo, ay nasa inyo po yan. Ang video pong ito ay para lamang po sa mga naniniwala. Kung hindi po kayo naniniwala, ay pwede nyo na po itong i-skip. Sa mga naniniwala, welcome po kayo sa akin. Wala po ibang masamang maniwala dahil alam ko po unang-una syempre ay ang ating Panginoon. Kagaya po na lagi ko pong sinishare po sa inyo, ang unang-unang pagbabagong ginawa ko this year ay ako po muna ay first time ko po sa talambuhay ko na nagsimbang gabi. Ayun po, nagsimbang gabi po ako at itinaas ko po kami pong buong pamilya ay first time po ha, first time this year. Noong last year po, kasi yun, papasok ng this year. Ayun po guys. Ngayon, itinaas ko po sa Panginoon lahat ng aking mga problema. Ito po ay para sa mga taong, napakadami po sa aking mga nag-message na pasensya na at hindi ko kaagad nare-replyan. Na talaga namang desperado na at talaga namang tad-tad ng problema sa buhay. Eto po, kumapit po tayo dito dahil ako po ay kumapit sa ganitong pamamaraan. Ayun nga po, unang-una ko syempreng ginawa, yun nga, nagsimba ako, nagsimbang gabi kami. Tinapos ko po yun at talagang taimtim sa aking puso na ako'y nagdasal, humingi na kapatawaran at humingi ng blessing sa poong may kapal. Ayun po guys, talagang... Ano po, talagang taos po sa aking puso ang paghingi ng kapatawaran at yun po ng tulong dahil nga po tad-tad po tayo ng mga problema at nararanasan ko po yung mga nararanasan ninyo ng mga nagko-comment po sa atin ay nadadama ko po yan. Kasi ganun-ganun din po ang nangyari sa akin, labis-labis, sobra-sobra mga panghahamak, kung ano-ano na lahat, talagang sobra-sobra na talaga naman kung hindi ka magiging matatag ay talagang... mababaliw ka or mawawalan ka talaga ng pag-asa. But, wag pong ganon. Gawin nyo po yung motivation para itaas ang sarili ninyo at ito, hingin nyo po ng tulong sa may taas. At samahan din po natin ng mga ganitong mga gawain. Kasi wala naman pong masama at unang-una ay hindi naman po kayo bibili ng kama mahal. Ayun po guys, maniwala po kayo sa sikat ng araw dahil yan po ay makapangyarihan. Ganito po ang panalangin. Pagbukas nyo po guys ng bintana, pasok ang swerte. Tatlong beses, pasok ang swerte. Lumabas ang malas. Itinataboy nyo po yung malas. Ha? Lumabas ang malas, lumabas ang malas. Tapos, i-wish nyo po sa araw. Ito po kasi ang silangan namin, kaya dito po tayo humarap. I-wish nyo po sa araw na isama po ang inyo pong buhay sa sikat ng araw. Yan, umasenso po kayo. Lahat po ng mga wishes nyong magaganda ay sabihin nyo po sa araw. At huwag nyo pong babanggitin ang sana. Lagi pong payamanin mo o paunlarin mo ang aming buhay. Sawan-sawa na ako sa mga gantong sitwasyon. Baguhin mo ang aming buhay. Ganon. Ganon po lagi. Huwag nyo pong isasama yung sana para po matupad po yan. Tapos pag kayo po ay may pera,
Iwawagwagwag nyo. Padamihin sa sikat po ng araw. Or kung kayo po ay bumili sa isang tindahan at magbabayad, ibubulong nyo po sa isipan yung babalik ka kagad. Yung mga ganon, baguhin nyo po yung mga sitwasyon nyo ngayon. At sinisigurado ko po sa inyo na unti-unti po yan mapapansin nyo ang gaan ng daloy ng swerte sa buhay nyo. Ngayon po, di kinausap niyo po yung araw. Winish niyo po lahat-lahat po ng mga wishes. Itinaas niyo po sa kanya. Kausapin niyo po siya dahil makapangyarihan po ang sikat ng araw. At ganun din sa paglubog ng araw. Pero hindi ko ituturo sa inyo ang paglubog ng araw dahil masama po yon. Masama po ang mga nananalangin ng masama sa kapwa. Masama po yung mga gumagawa ng mga kaliwa. Masama po yan dahil may mga balik po yan lahat po ng mga masasama ay may balik din sa'yo. Kaya po, mga pampaswerte lang na hindi naman masamang maniwala dahil hindi naman gagastos kayo ng libo-libo at mga simpleng pamamaraan ay mababago po ang inyong buhay. Ay di kayo po ay nakapag-wish na sa silangan, sa sikat ng araw, ngayon po ay mag-aalay po sa kayo sa kanya ng tubig at asin. Magkabukod po yan, hindi niyo po pagsasamahin. Kung saan po kayo nag-wish na pwesto na may sikat ng araw at may, yun nga po, may bintana na makikita po ito, ay doon nyo po ipopwesto sa silangan. Sa silangan po ha, kung saan nasikat ang araw. May nagtanong po sa atin, yung pinto daw po nila ay kung doon daw po ang silangan. Hindi ko po masasabi na doon po ang silangan. Basta tignan nyo po, pag sa umaga, kung saan nasikat ang araw, ay nandoon po ang silangan. At kung saan naman po nalubog ang araw, ay nandoon po ang kanluran. Ganun lamang po. Tapos po, ito po ay ipupwesto natin kung saan may sa silangan, kung saan may sinag ng araw. Ito po ay pwede nyo, kung may kakayahan kayo na paltan kada linggo, every week paltan nyo po para po yung mga negative na nahigop po nito ay mapapasama na sa tubig at ganun din po ang asin kasi ang asin po ay napakaganda lalo na po sa mga bad spirit na yan at ito po ay nagtataglay ng swerte sa lahat ng bagay. Basta wag lamang pong matutunaw at hindi po totoo yung sinasabog. Nako po, malas po yan. Pag sinabog nyo ang asin, ay sinabog nyo ang swerte at itinaboy nyo. Yan po ay nilalagay sa isang maayos na lalagyan at nilalagay din po yan minsan sa mga bawat sulok ng bahay para lahat ng mga negative sa inyo ay mahigop ng energy ng asin. Ayun po guys. Tapos, basta huwag nyo po siyang hahayaan na matunaw kasi kabaliktaran po lahat ng wishes nyo. Ayun, hindi po matutupad kapag yan po ay natunaw at nahayaan yung madumi po siya. Dapat po laging malinis ang tubig at ganun din ang asin. Kaya po, pinapayo ko po sa inyo na palitan nyo po every week. At ang pagpalit nyo naman po ay ilagay nyo sa isang plastic. Parehas po siya. Pagsamahin nyo na, ilagay nyo po sa isang plastic. Ibuhol nyong mabuti. At kung matindi po yung mga problema ninyo sa buhay, kagaya po ng mga tinutumbok na tahanan, mga tapat ang pinto, or marami po kayong mga pagsubok na sobra-sobrang titindi, kagaya ng mga nagme-message po sa atin, ayan, mga bumagsak sa negosyo, mga ganyan-ganyan, kung ano-ano po mga matitinding nangyari sa inyo, ay minumungkahi kong ibuhol ninyo to at ilagay po sa plastic. At kung may kakayahan kayo, ay ibaon nyo po sa lupa kasi po, maaring mabutas ito at maaring bumalik muli sa inyo ang malas na nahigop ng energy ng dalawang ito. Ito po yung makapangyarihan dahil yun nga, ito nga po tubig ay sinasabi ay wealth. At ito namang asin ay nagtataboy ng mga malas at kontra din po sa mga bad spirit. Lahat-lahat na marami pong tangayang asin na swerte sa ating buhay. Ayan po guys, kaya kailangan kung talagang sobra-sobra mga pagsubok niyo sa buhay, ayan, napapaos na po ako. Ayan. Ngayon, ilagay niyo po ito sa tubig. Ito pong asin at saka itong ano, ipagsamahin niyo. Tapos inyo po ilagay sa plastic at ibuhol niyo pong mabuti. Kahit doblehin niyo po ang plastic at ibaon niyo sa lupa. Pero kung hindi naman talagang sobra-sobra gusto niyo lang po ng pampaswerte, ibuhol niyo pa rin po, ilagay niyo sa plastic. Pagsamahin niyo na po siya. Pagkatapos, itapon nyo lang po sa basurahan. Yung mga simple-simple mga problema lamang, yung mga hinigop lamang nito, ang mga bad spirit, at saka gusto nyo pong swertein sa inyo pong negosyo, sa mga transaksyon. Ayan,
Yung mga simple lamang po, ganun lamang po, itapon nyo sa basuran. Yung mga matitindi, ibaon sa lupa. Yung lamang po guys, at pag ginawa nyo po to, itry nyo po guys sa loob ng isang linggo. Kahit po sa loob ng isang linggo muna. Magsimula kayo ng una ay Lunes. Ayan. Tapos, kausapin nyo po yung araw. Pasok ang swerte, lumabas ang malas. Yun po, sa silangan po yun. Gawin nyo po siya sa loob ng isang linggo. Yun lamang po guys. Thank you po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Wala pong masamang maniwala na sa inyo po yan guys. Kaya po, thank you po sa panonood.